Mas magandang guminhawa ang buhay nang galing sa sariling pawis at sa sariling pagod kaysa maganda nga ang buhay pero sa nakaw naman ng galing ang kayamanan at pera na inuubos. Ang perang galing sa kalukuhan, mawawala yan na hindi mo namamalayan. Proverbs chapter 10 verse 2. Patuloy po tayo sa ating series na Smart Living Around the Globe. At ito po ay from the book of Proverbs, The Wisdom of Solomon. Proverbs 10 verse 2. Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Smart living around the globe, ang perang galing sa masama ay madaling mawala. Crime does not pay. Nakakarinig ka ba ng statement na ito na ang paggawa ng krimen ay hindi nakakabayad? Walang kabutihang maidudulot sa inyo ang paggawa ng krimen o kasamaan, lalo na mismo sa kriminal. Sin will not succeed. Wickedness cannot profit or benefit you. Walang kabutihang maidudulot ang kasamaan kahit gaano pa karami ang kayamanan that you temporarily gathered or pile up. Hindi mo pwedeng bayaran ang Diyos sa araw ng paghukom in this life or in the next. So righteousness is the key to successful life, sabi dito ni Solomon sa Proverbs 10:2. At ito ang magliligtas sa inyo sa mga iilang uri ng mga kamatayan. Tulad ng mga nag-viral na nang hold up, may tao na nagnakaw, nagbinta ng druga, ng snatch, namatay sila bigla-bigla. Diba? Itong linggong ito, nakita ko yung nag-viral na isang member ng Highway Patrol Group na namatay doon sa possible na carnapper. So ngunit yung isang criminal din doon, namatay din on the spot. So are you committed to righteousness? Yan po ang tanong. Even if it means earthly poverty. Maninindigan ka ba sa katuwiran kahit pa ito ay nangangahulugan ng inyong kahirapan dito sa lupa? Wealth, especially wealth gotten through greedy and wicked means, proves to be of no lasting value. Walang pangmatagalang benepisyo ang nakaw na kayamanan o ang kayamanan na nakukuha sa kasamaan. Ang nakakalungkot na kayamanang ito ay nabubulok sa puso ng kumukuha o kumakamkam nito at hindi ito makakaligtas sa atin sa siguradong kamatayan. So righteousness, however, mga kapatid, is far more precious than treasure. Ang layo-layo ng kahalagahan ng katuwiran kumpara sa kayamanan. So this righteousness of the eternal God, this gift given to us by God through faith, is greater than the limits of our mortality and powerful enough to buy our soul from death. Wicked men may prosper for a while. Madali lang. Panandalian lamang ang pag-uunlad ng mga masasamang tao. Do not envy them. Huwag na huwag kang maiinggit sa kanila because it's an illusion o maling akala at napakaraming terrible judgment is coming. Pansinin ninyo yung mga na-involved sa mga kasamaan dito sa Pilipinas, yung mga mandarambong, kapag hindi pa sila nahuhuli, nakaupo sila sa mamahaling sofa. Ngunit pag nahuli sila at kakasuhan na doon sa hearing sa Senado o sa Kongreso, naka-wheelchair na, di kaya na-hospitalize. Diba? So Proverbs 3:31-32, sabi ni Solomon, do not envy the violent or choose any of their ways, for the Lord detests the perverse but takes the upright into his confidence. Proverbs 23:17-18, do not let your heart envy sinners but always be zealous for the fear of the Lord. There is a future hope for you and your hope will not be cut off.
Yan din ang mababasa sa Psalms 37 verses 1 to 3 and Psalms chapter 73 verses 1 to 20. So do not copy them. Huwag ninyo silang gayahin. Sin will not work and you will lose. 11:4 ng Proverbs ang sabi rito, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Psalms 49 verses 6 to 14, Luke chapter 12 verses 15 to 21 at James chapter 5 verse 1 to 3. Sa kwento tungkol sa rich man and Lazarus na makikilala sa Luke chapter 16 verse 19 to 31, araw-araw enjoy na enjoy ang mayaman sa kanyang fancy food. Mamahalin at masarap na pagkain at enjoy na enjoy siya sa kanyang kayamanan. Ngunit ang nakakalungkot dito, he could not prolong his life or even he could not buy his way into heaven. Ang pinakamasaklap pa sa mayaman dito sa rich man and Lazarus na story, ang masaklap pa sa kanya, hindi nga siya makabibili kahit drop of water lamang for his tongue. Luke 16:19 to 21, di ba? So smart living around the globe, ang perang galing sa masama ay madaling mawawala. Kaya mga spiritual viewers na nagnunood, paki-subscribe, paki-like, paki-share. Makinig kayong mabuti sa ating pag-aaral sa araw na ito. Alam ba ninyo, sometimes tayo mga tao kahit nanganganib mawalan ng trabaho, mawawalan ng bahay, maging ng kanilang pension, maraming tao ang gustong-gusto pa rin magkaroon ng mga bagay na nabibili ng pera. Atat na atat, magkaroon ng mabilisang kayamanan kahit galing ito sa kasamaan. Ang gayong mga tao ay madaling nabiktima ng mga advertisers na gumagawa ng nakakainganyong mga advertisement na nagsasabing dapat tayong magkaroon ng mas malaking bahay, mas magarang kotse, at branded na mga damit. Wala kang pera? Hindi, problema yan, sabi ng mga commercials. Gumamit ka lang ng credit card. Marami ang gustong magmumukhang mayaman kahit baon na sa utang. Kaya ang kanilang theme song ay, oh yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. I live with stats, I pretend too much. I'm lonely but no one can tell. Bakit lonely siya, no one can tell? Dahil marami para siyang babayarang mga utang. Yan. So sinasabi ng Biblia, sa isang kamangmangan ang pagparangya ng kabuhayan. 1 John 2:16. So reminder lang mga kapatid, mga minamahal, ang totoo dahil sa obsession sa material na mga bagay, baka mabaliwala natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay, mga bagay na hindi mabibili ng pera. Ano ba ito? Well, una, magandang samahan ng pamilya. Hindi yan mabibili ng pera, ang magandang samahan ng pamilya. Kahit nga maraming pera, bilyonaryo, nagkakagulo pa. So hindi talaga mabibili ang magandang samahan ng pamilya ng pera. Ano pa? Tunay na kapanatagan. Diba? Yan. Peace of mind. At saka pagkakontento. Pagkakontento. Hindi po yan mabibili ng pera. So kaya huwag gumaya ng masama upang magkapera lamang. Huwag gumawa ng masama upang makapagpera lamang tayo. Smart living around the globe, ang perang galing sa masama ay madaling mawala. Sa Biblia, si Ahab and Jezebel murdered Naboth upang nakawin nila ang vineyard nito. Ngunit ang alak or the wine na iproduce ng kanyang vineyard na ninakaw nila kay Naboth ay hindi kayang pasayahin ang puso ng Panginoon, ang puso ng banal na Diyos, or comfort the sinner si condemned. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. So itong mga wicked couple parang lumalabas na dumami ang kanilang mga kalupaan, sakahan, vineyard, kayamanan by their wicked conspiracy against Naboth. But a chance arrow killed Ahab, si Ahab, pinatay po, namatay. And dogs licked his blood from his chariot. At itong si Jezebel, kinain ng mga aso, no? So 1 Kings 21 verses 1 to 16, 22, 37 to 38 at 2 Kings chapter 9 verse 30 to 37. Yan po ang kwento sa kay Abigail. So karumaldumal, katakot-takot at nakakadiri ang kanilang naging kamatayan mga kapatid. So if you get ahead by wickedness, it's only for a moment. Panandalian lamang ang inyong panglalamang. Sabi pa ng iba, a moment of ecstasy will last a lifetime of agony. Ang panandaliang ligaya habang buhay na pagdurusa. So Judas pleasure at
30 pieces of silver ay hindi tumagal. Nagbigti siya at ang kanyang bituka ay nagkalat bilang saksi para sa atin for 2,000 years ago. Acts 1:18-19. So pinatay at namatay si Akan. Diyan sa Old Testament, sa panahon ni Joshua, ang kanyang buong pamilya ay pinatay noong araw na ninakaw niya ang kayamanan mula sa Jericho na ipinagbabawal sa utos ng Panginoon. Joshua 7:19-26. So don't expect God's protection when you intentionally go against His word and His laws. Huwag kang manalangin na hindi ka mahuhuli ng pulis sa tuwing ikaw ay magnanakaw. Your sins will find you out, di ba? Si Gehazi could not trade his theft for the cure of leprosy, di ba? 2 Kings 5:20-27, nagsinuling siya at sinungaling siya sa propeta dahil sa kanyang corruption. Si Ananias and Sapphira held back some money by deceit, but they did not take any of it with them. Hindi nila nabitbit yun dahil agad-agad namatay sila. Sabi ni Chinkitan, hindi nakaka-inspire ang mga taong yumayaman dahil sa masamang paraan. Imbis na hangaan, dapat natin silang ipanalangin na maliwanagan. Kaya sana po ang message na ito makaabot sa mga taong ganun ang ginagawa. So do you envy the treasures of the wicked? Nakainggit ba sa kayamanan? Nainggit ka ba sa kayamanan ng mga masasama? May kilala ka bang gumagawa ng mga illegal at lalong yumayaman? Do you wish for their pleasure, riches, and comforts? Tandaan mo kapatid, ang kapalit nito ay baliwala at walang kakwenta-kwenta sa araw ng kamatayan o paghuhukom. The exchange is not nearly worth it. Ano ang sabi ni Solomon? Proverbs 16:8, better a little with righteousness than much gain with injustice. And Jesus confirmed this teaching. Sabi niya, Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Yan po mga kapatid, tandaan po natin, ang perang galing sa masama ay madaling mawala. Samantalang ang perang pinaghihirapan mo o galing sa mabuti ay magtatagal habang ikay nabubuhay. Tayo po ay manalangin. Holy and righteous God, please make me righteous in your sight. Make us righteous. We want our greatest legacy to be our righteous character, not our status, achievement, or wealth. We know our accomplishments will be forgotten after our earthly life is over, but we are fully convinced that the righteousness that you work in us will be a blessing and an influence for generations after we are gone, and will be accompanying treasures when we share with you in your glory. In Jesus' name, amen.